Bye bye, Chanel. Bye bye. Magandang araw po muli, mga Karo House. Today nga pala is June 22, araw po ng Martes. Ayan, pagpapatuloy po namin yung ongoing project namin dito. Overall paint. Tapos medyo meron lang pinadagdag na konting trabaho pa si Sir Jam. Ayan. Check po natin. Bali, nandito na nga pala yung kinuha nilang magkakabit po ng aluminum. Sila na rin po yung gumawa nito. Tapos sila na rin yung mag-install. Ito yung ikakabit na aluminum para po dito sa bintana na pinalakihan ng ating client dyan. Tapos dito sa medyo maliit na bintana lang na medyo mahaba. Tapos dito sinisimulan na ni Master RJ yung additional na pinagawa ng client namin dito. Ayan, good morning sa'yo dyan, Master RJ. Morning sa'yo dyan, Je. Good morning. Good morning, Pansky and Ogi. Good morning. Dito pinagpapatuloy na ni JR to. Itong kulay blue na pintura dito sa loob ng fence. Bali rito si Ogi. Yan yung assignment niya. Siya yung mag-finish lahat ng cornisa tsaka nung sa baseboard. Update naman tayo dun sa nagkakabit ng aluminum. So bali ayan po. Sila rin yung nag-install nito, sliding door dito sa CR tsaka rito sa may partition. May cabinet din yung basin natin. Tapos ito yung ginawa nila para sa overhead cabinet sa taas po tsaka rito sa pang-ilalim. Bali yung ini-install po na cabinet dito, medyo nakahang yan. Nakahang po yan sa flooring. Tapos dyan sa ibabaw po, ito yung binili natin para po yan dyan. Ito yung basin natin. Nagpagawa rin siya ng drawer. Yan. Sa ilalim po ng lababo to. Install po. Tapos ito naman po yung sa may overhead cabinet, sa may bandang rain shoe doon. Ayan po yung kanyang disenyo. Ayan, dito. Bale, itong part na to, nabubuksan din to para doon sa maintenance ng ating rain shoe. Ah, good morning sa iyo, Master Jojo. Good morning. Bale, dito siya pumesto. Itong baseboard lining dito, ang gusto ni Sir is kung ano yung ginamit sa mga cornisa at sa accent wall. Kulay gray din po siya. Sana all, no? Sana all, Ogi, may ganyan. May ganyan sa bahay. Yan, mga Karos, ang kagandahan ng mga ganito. Talagang lifetime na to. Kasi meron mga nagtatanong sa amin kung mas maganda daw ba yung cabinet na gawa sa kahoy or sa aluminum. Maraming disadvantage kasi yung sa kahoy din. Pero ito, once na inassemble to, na-install to, hindi mo na to kailangan pinturahan, hindi mo na kailangan masilyan. Isa pa, termite resistant to. Tapos hindi nagpe-fade ang kulay nito. Yung ang maganda dyan. Lalo na kapag dito sa banda na to, syempre lutuan yan, yung part na yan, yung moisture, yung init, yan i-absorb yan. Kaya mas matibay to para dito sa ating extension na ganito yung setup. Tsaka ito kapag na-install na, hindi na to pipinturahan. Yun na yun, as is na. Unlike dito sa mga kahoy, marami pang pagdadaanan to. So masilya, liha, pintura. Tapos sa katagalan, maaring mabakbak yung pintura or maaring mag-fade ng konti yung pintura gawa nga ng nag-absorb siya ng init, no? Tsaka ng moisture kapag nagluluto. So, kung tatanungin niyo naman kami, ang diferensya naman nito, pagdating po sa kahoy, halos hindi naman po nalalayo yung presyo. No? Kaya doon sa may mga budget, mas maganda to. Mas maganda yung magpasadyakan ito. Yan, sasamantalain natin yung panahon habang maganda. Akit tayo sa bubong uli para sa
second coating ng ating primer epoxy. Ayan, bali nandito po ulit tayo sa may bubong. So ipagpapatuloy natin yung top coat nito. So bali pang second coating na po ito. Bali ang gagawin natin ngayon, so ititimpla lang uli natin yung natira. Medyo nabawasan na to, pero dahil pang top coat na lang, kasya na to. So ang kakalabasan nito, mga 3 liters and a half. Dapat kasi 4 liters yung kasama to. So medyo nabawasan nung unang gawa natin dito. Gawa ng sinusok-sok talaga natin ng husto yung ating epoxy primer. Ngayon kung makikita nyo, halos hindi na makita rito yung may mga butas-butas. Ayan o, wala na. Ayan, nakoberan niya na. Naging rubberized na po yung epoxy primer. So dating gawi lang, ang una natin gagawin, kailangan meron tayong bagong baby roller. Kasi kita niyo yung roller na to, ang tigas na o. Wala na. Tigas na siya, ayan o. So ito, bago to. Tapos yung ating tirang catalyst, ihalo natin dito. Hindi po siya umabot ng 4 liters ha, makikita nyo. Yung iba, nilalagyan to ng lacquer thinner. Ako, hindi ko nilalagyan kasi ang purpose ko para mas effective siya. Para mas malagkit, mas maganda. Sa haluin lang natin, haluin lang na natin ng mga nasa 2 minutes uli. Yan, hanggang sa mag-blend ng husto yung ating epoxy primer at saka yung catalyst. Kung mapapansin nyo, yung unang ginawa kong pagpahe dyan, nakaupo ko. Para ma-penetrate ko ng husto yung aking pagpahid dun sa yero. Para mas effective kasi yon. Pero ngayon, ang gagawin ko, kumuha ko ng handle, isusok-sok ko ang ating baby roller, tsaka yung handle niya. No? Tapos, pipinturahan lang natin siya ng nakatayo. So, para smooth, smooth lang. Tsaka, ang purpose nun, mas madali, tsaka mas banayad lang. Kasi, yung kisame sa may baba, halos patapos na yung kanyang coating. Kapag medyo nakaupo kasi tayo, mabigat tayo, no? Mabigat tayo dyan sa ating bubong. Pwedeng mangyari dyan, yung ginawang pagmamasilya sa ilalim, baka magbitakan, no? Kaya kailangan, banayad lang yung ating pag-apak sa bawat yero. Haluin lang natin to ng haluin, tapos pwede na po tayo mag-umpisa uli. Yan, pwede na yan. Bali, bago uli natin umpisahan magpintura, double check muna natin kasi umulan kaninang madaling araw, umulan kahapon. Double check natin kung may basang part. So tuyo naman yung yero, okay naman, so pwede na natin umpisahan. Yan, tapos syempre, daan-daan lang yung pag-apak natin. Kapag medyo mabigat yung paa natin, umuuga rin po yung mga trusses dyan. Tapos yung trusses dyan sa aming kisame, doon po nakakapit yung ating hanger para sa kisame. Yan, kaya dahan-dahan lang. So kaya gagamit na tayo ngayon nung handle na may stick. Yan, bali umpisahan na natin to. Okay.
Okay, natapos na rin natin yung ating second coating dito. Yeah, kung mapapansin nyo, mas matingkad na yung kulay niya. Bali dito sa kanyang yero, wala na tayong matatanaw yung dati niya pang kulay. Kasi syempre yung unang mano, medyo lumilitaw pa yung kulay, parang dilaw. Yung kulay dilaw na yero, yan yung ganyang kulay, medyo lumilitaw pa. Ngayon wala na. So okay na to. Pasensya na kayo dahil medyo mahaba yung timelapse na ginawa natin. Kasi para may pakita natin sa may-ari na talagang pininturahan lahat at hindi sinorkat. Ayan, yan na po yun, second coating. Tapos salamat dahil hindi masyadong maaraw. Kasi kung maaraw, hindi tayo tatagal dito. Hindi natin kakayanin yung init. Yan. Okay, okay, update muna tayo. Bali, after ko nga pala magpintura sa taas, lalakad tayo, bibili tayo ng lacquer thinner, isang bote lang. So bali dito, tuloy-tuloy lang po yung pag-assemble ng mga pina-add po ni Sir Jam na shelves. Tapos dito sila Pangsi, si JR, pinagpapatuloy yung pintura rito. Tapos dito po sa pagkakabit ng mga aluminum, ayan. Tuloy-tuloy lang din po. Bali ito pinakabit na po to. Tsaka dito. Yan po yung itsura ng ating salamin dito. Yan. Sliding din po yung gusto ng may-ari. Tapos dito rin po. Yan, aluminum din yung pinabit sa pangilalim. May drawer, may sliding, tapos may swing door. Tapos dito mamaya gagawin na po natin yung ilalagay natin dito na brace na lalagyan na, lalagyan po natin yan ng kwadrado po rito gamit yung 1x2 na kahoy. Tapos dito ito po yung pina-assemble ni Sir Jam. So sa bawat layer niyan meron po yan na 40x40 cm. Yan yung bawat layer niya. 1, 2, 3, 4, 4. Tapos yung lacquer thinner, dito po natin gagamitin. Reflective glass. Reflective glass yung ginamit dito. Yun o. So sa reflective glass, hindi nyo masyadong nakikita yung loob. Tapos, pero pag nandun ka sa loob, nakikita mo yung labas. Ayan po yung reflective glass. Ayan. Dito rin, hindi na ilalagay dito. Bili muna tayo ng lacquer thinner. Ayan, bali dito tayo sa hardware. Ito lang binili natin, lacquer thinner, 40 pesos. Ayan, 40 pesos. Bali ito, hinahalo namin kasi doon sa lacquer primer surfacer. Medyo malagkit na kasi yon. Kaya kailangan medyo haluan natin ito para maganda po siya ipahid. Ayan. So tara, balik na po tayo rin para magamit na nila ito. Okay. Yan, dito na po tayo. Yeah. Yan, reflective glass din to. Yan nilagay rito. Aluminum. Tapos sa aluminum sliding to. Tapos dito, bali naka-fix na po to. Hindi na po yan mabubuksan. Ito lang yung nabubuksan na area. Yan yung ating lacquer primer. Siya, ninaluan na po ng lacquer thinner. Gelatin na. Gelatin na kasi medyo malagkit na. Kapag pinahid po dito yan. Mamumuo. Ayan, lalabnaw na siya. Pag lumabnaw na siya, ayan, madali na pong ipahid. Ito na yung ating mga baseboard sa taas, yung cornisa sa ceiling. Ayan na po. Kulay green na. At saka dito, sa part na yan. Siyempre, magiging kulay din ito. Kulay gray na rin. Ang gusto po ng may-ari kulay gray yan. Okay na rin dito. Tsaka dito sa gilid. Ayan.
Date po tayo ngayon na bago magtanghali. Bali yung kami, yung buong tropa. Pang-anim na araw po namin dito. Nag-umpisa kami rito Wednesday. So, nung nag-umpisa kami rito, si Master Jojo, si Superstar JR, at saka si Ogie lang yung pumasok na Miyerkules. Tapos nung Thursday na, yan, kompleto na kami hanggang ngayon. So, sa anim na araw, sa overall paint, ito po yung mga nagawa namin. Tapos dito, chocolate brown na rin po ito. Itong brick tile dito. Ang may iwan na lang po rito, si Master RJ at saka si Ogie. Yan, silang na dalawa po may iwan dito. Gawa ng hindi na pwede ng marami kami. Kasi yung alikabok, yung dumi, magpapabalik-balik po. Saka syempre, maglilinis pa ng konti. Tapos yung mga sabit-sabit, yan yung mga gagawin dito. Saka syempre, lilinisin din natin yan. Mga aluminum. Time check tayo, 11 po ng umaga. Bali sila tatay na una muna mag-break time. Medyo malayo-layo kasi yung pwesto nila. Doon pa yan sa may bandang All Homes. So babalik na lang sila ng sige ha. Bali babalik na lang sila ng mga alauna rito, bandang alauna. Ang kasabay ng tropa. Yun o, medyo ang ganda na rito. Saka rito. Unti-unti na po nagkakaroon ng forma, tsura. Ito nga loob ng unit. Ito loob ng bahay. Lacquer primer. Sakit sa ilong. Tapos ito yung ginawa po rito. Nakahang na lang po ito ng 10 cm dito sa part na ito. Nakahang po siya. Ito yung basin natin. Tapos lalabas yung forma nito kapag ito na-install pa nila mamaya. Tatanghali na naman. Ay, te ana pa ito eh. Ano sa patayin? Ano ba? Ito nga po pala yung mga natira dun sa plywood. Ayan na. Mga natira dito. Ayan, break time na naman po. Ayan, tanghali na naman. Break time, break time. Ito ko parang isang pagkakal. Ah, break time muna. Okay. Break time, break time. Okay, good. Nambali dito na po tayo sa bahay. Sakto, kumakain na sila. Yan. Yan, nakain na. Anong ulam natin? May ulam. Yun, no? Meron tayong ano. Ito talaga, baka na to, Aki. Yeah. Ilagang baka. Hindi na noodles. Yan, tapos meron tayong pork steak ba to, ano? Saan mo binili to? Diyan lang sa gili, ano? Kay Nina Bet. Ah, okay. Yung sabaw ko po, may longganisa na kasi hinati ko na. Ah, okay. Yan kasi yung almusal natin kanina, no? Yung tinapa, tsaka yung longganisa. Longganisa, nasa sa akin lang. Ikaw naman, Chanel, sabaw lang. Sabaw is life. So, kain po tayo, mga karohaus. Kain mga karohaus. After break time po, balik po tayo rito. Oh, nandito na rin pala yung mga installer. Nagpagawa rin pala yung kliyente namin dito ng wall mirror. Ito pala yun, no? Tapos yung frame niya, kulay puti din. Doon nga pala sa mga nagtatanong kung kulay brown at saka dito sa puti,
mas mataas po yung presyo ng puti. Ahead po siguro na ang range niya 500 to 1,000. Pero kasi maganda talaga yung puti, ma-forma, maganda tingnan. Yan, pagpatuloy natin yung overall paint dito. Tapos sa sila tatay naman, pinagpapatuloy yung pag-install ng mga aluminum. Mukhang dito yung tay, no? Dito yung install. Ah, dito banda. Kaling daw doon, mga 2 feet. 2 feet, ta? Ah, okay. Pag ganito na. Laki rin yung salamin niya, no? E, ganon din doon yan. Parang 4 feet by 6 feet. Oo, oh, 4 by 6 feet din yan. Oo. Mga din po siguro yan. Hanggang dyan. Wala nung panangbogos ka rin doon. Oo. Ayos. Ang ganda na ng bahay ni Sir. Sir Jam. Pangalawang mano na yan, Geek. Oh. Second coating na yung ating cornisa. Lagi namin binibiro si Ogie dyan pag nagpipintura siya ng cornisa. Kasi sa grupo namin, siya lang yung walang asawa. Kaya yung kamay niya walang nginig. Eh bakit naman si JR, rapat na anak? No, J, wala rin nginig. Wala. Walang nginig. Walang nginig. Nasa bahay yung nginig. Nasa paa. Ah, nasa paa. Nasa paa pala yung nginig niya. Kamay may nginig yan pag sa paa. Nginig yung master. Ay. Nako. Yan talaga sa pintura, no? Sa pintor. Wala, wala yung pwesto, no, Mitch? Walang kanininig. Yung paalang ang naninginig. Nampali rito si JR. Namasilya niya na yung ginawang shelves ni Master RJ kanina. Yung pinagpapatuloy na nila to. Ano, naka-install na yung pangilalim. Oh. Ganda na. Lalo na kapag ka natapos to. Ito sa taas. Tapos dito, pangatlong mano na tayo sa ating TV cabinet. Bali, kanina nga pala, umorder na po tayo ng materyales doon kay Ma'am Melanie Hardware. Doon po sa may paradaan. Bali, tumawag na lang po tayo sa cellphone. Tapos mamaya, pipikapin po natin yung ibang materyales na yung mga kaya po nating pikapin na gamit yung owner. Tapos kukunin na rin natin yung resibo at babayaran na rin po natin. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano po yung mga materyales na binili po namin para dun sa may Mia Tan House. Ayan, papakita namin sa inyo at saka kung magkano rin po yung total ng pinamili natin na materyales. Bali dun sa materyales na yon, hindi pa po natin nabibili yung yero, yung pang flashing, yung pang gutter, at saka po yung aluminum na iniipit po natin sa polycarbonate. Yan, mga, yung pa po yung mga wala. So sa ibang location po kasi natin yung binibili. So sa ngayon, na-update tayo rito kung ano na yung mga nagawa natin dito. Nandito si Pangski, gamit yung paintbrush na Didos Chocolate Brown, yan ang pinampintura po natin dito. Tapos dito rin, sinimulan na rin po yung pagpapahid ng baseboard lining dito gamit yung paintbrush. Chocolate Brown din po yung in-apply. Yan po yung nirequest sa atin ng client. Si Ogie, pinagpapatuloy niya rito yung pagpahid ng smoke gray. Smoke gray po yung kulay nito. Hindi siya masyadong ganong katingkad na kulay, ang gray, sakto lang. Pero dito sa camera, mukha siyang para siyang dark color, pero sakto lang po yung kulay ng gray. Tapos dito, nililihan na ni Master RJ yung kaninang unang pinahira niya ng enamel na gray. Dito naman yung inapplyan ng primer, glazing putty. Ayan, okay na rin to. Bali, nililihan na rin.
Tapos sa sila tatay naman, halos sa matatapos na sila mag-install dito para dito sa overhead cabinet. Tapos sa promote na rin natin yung glass and aluminum steelwork. Ayan, kay tatay sa mga malalapit lang dito sa Tansa. Ito po yung cellphone number. Ayan o. Bali lahat nga po pala nung aluminum na naka-install dito. Yan, sila po lahat nung nag-gumawa at sila po yung nagkabit. Kanina si Master Jojo yung nag-umpisa nito. Ngayon si Ogie na yung magka-top coat nito. Halos matatapos na sila tatay rito. Silya pa rin. Kasi itong part na to, naliha na to kanina. Ayan. Hindi pa yata. Pahinga na konti. Dito yung ating counter basin. Ito yung basin natin. Oh. Bali yung dito niyan, mga karos. Sinisilicone na lang yan. Yan, ito ang ilalim na ito. Ready na rin yung pinaka-fittings nito. Itatap na lang po yan papunta rito. So, ito yung ating magiging faucet dyan. Bali yung magiging flexible nito, bibilhan na lang natin ngayon. Yan, para ma-tap natin siya doon sa may angle valve. Ito yung angle valve natin. I-tap na lang yan papunta doon. Pahira na rin ang chocolate brown yung ating baseboard. Tapos naglilinis na lang dito. Ito nga pala yung salamin, no? Ball mirror. Malaki rin, no? 4 feet by 6 feet. Tapos dito po yan nila ikakabit. Diyan banda. So kuha lang sila ng allowance na 2 feet simula ron. Tapos doon na maging simula yung installation. Bali break time po muna. Iniwan ko muna yung tropa doon. Tsaka sila tatay. Bali ang ikakabit na nila tatay doon is yung wall mirror na lang. So sa ngayon bibili muna tayo ng muriatic acid, yung flexible angle, at tsaka magpapagasolina na rin tayo. Ang bali dito tayo sa hardware. So bumili tayo nito. Yan, PVC clamp. So bali apat para doon sa overflow ng aircon. Pero kakausapin pa muna namin yung may-ari kung paano yung location. So yan, papala muna natin sa may-ari. Ito yung flexible angle para po doon sa faucet, tsaka doon sa flexible valve, sa angle valve. Tsaka ito yung muriatic acid, dalawa lang, pwede na yan. So total po isa 198 po. Di ko muna pala binili yung mga elbow, yung mga elbow fittings nya. Yun nga, paalam po na natin sa may-ari kung paano yung pinaka location. Bali kumanda yung takbo ng owner simula na nagpalit tayo ng gasolina. Yan, salamat naman po sa Diyos. At kahit papano po, malaking minus po kapag laging nasa kondisyon tong sasakyan natin. Dahil sa panahon ngayon na medyo mahal na ang mga bawat pyesa. Yan no, ganda na ng takbo ng owner. Hindi na po siya namumutok-mutok. So tara po, balik na po tayo sa Lumina. Let's go! Bali, nakabalik na po tayo rito. Then time check, 3:30 po ng hapon. Bali, yung binili natin na muriatic acid ay para dito po yun. Ayan. Tapos dito sa part ng area na to, si Pangski, yan, naglilinis na po siya dyan. Tapos yung muriatic acid, titimplahin to, ididulyot po to sa tubig. Ayan.
Tapos yung mga binili nga po pala natin na clamp para sa aircon, titingnan natin kay sir kung saan po yung location, kasi kung padadaanin natin dito saka papunta rito, napakadami niya pong elbow. So kaya hindi muna natin binili yung elbow. So tingnan natin kung saan part niya gusto. Okay na rin po ito, napitura na po ni Pangs kito kanina. Tapos dito nag-start na po sila maglinis ng tiles. So ganyan lang po yung paglilinis niyan. Yan. Nililiha lang po yan, tapos pinapaleta. Tapos dito naman sa part na ito, yung additional na pinagawa ni Sir Jan, na pinipinturahan na po niya na J.R. Tapos yung binili natin na flexible hose ay para dito sa ilalim. Tinatap na po yan ni Master RJ. And dito naman na naglagay na po sila ng shed dun sa may gitna. So salamin na lang din po yun. Tapos tinatapos na lang po nila ito. Okay na rin po pala yung sa baseboard dito. Yan, final coating na po yun. Tapos dito na ikabit na po nila yung 1x2 na kiln dry. Yan, para hindi po pangiting. Naglagay na lang po tayo ng frame dyan. Tapos pipinturahan na lang po ito. Yan, kukulayan na lang po namin. Atay, musta? Buong araw na to. Ang buong araw po nila kinabit yan. Kung tatanungin nyo, umabot po ng halos 2 araw sila nag-install dito. Kasama po to. Ito yung unang araw. Sa ito. Tapos sa the rest, dito sa up and down na mga cabinet at drawer. Sama na rin po natin to. Yan, ngayon po nila, buong araw po nilang kinabit. Pati po ito. Bali, itong sliding window pala rito, may mosquito net din. Mosquito net siya. Tapos ito, fix lang to. Tapos ito yung salamin. Yun, no? Maluwag na tingnan, no? Diba? Yan, nagmukha na pong maluwag tingnan yung area rito. O yun, sa salamin. Ba, wala talagang nginig na JR, no? Paalang ang nanginginig. Paalang ang nanginginig. Bali, ito yung pinaka-update ngayong araw. You know, napaka-wow na. Wow na wow na yung bahay ni Sir Jan. No? Baka naman, no? Yun, wow na wow na. So, hindi natin nakalain na magkakaganito yung kanyang bahay. Yun. So syempre, nag-umpisa tayo rito sa pagbabakod lang, pag-install ng tiles. Ayan, pag-finishing. Ayan, sa tulong po ng tropa. Ng tropang Wasalak, tsaka ni Tatay. No? Tayo na nga pala pangalan mo. Sael. Hindi yan sale, Sael talaga. Sael. Sael. Tagalan pag AMI. Okay. Ayan, sa tulong po ni Tatay at tsaka nung partner ni Tatay na gumagawa ng aluminum. Mamaya po ilalagay ko sa screen yung kanyang contact number. Yan, para sa mga gusto magpagawa na around Tansa. Hanggang saan yung servisyo mo, Tay? Kahit saan? Kahit saan. Pero pinaka-priority yung ganda. Tansa, no? Sa Dubai. Sa Dubai. Marinduque. Marinduque. Ah, okay. Kala ko sa Dubai. Malaga na. Eh, lagay ko na lang po sa screen yung kanyang calling card para sa mga araw taga-Tansa, tsaka mas malayo pa daw sa Tansa tumatanggap sila. Bali, dito nga pala sa unit na to, yung may-ari po yung nag-decide ng kung sino yung kukuha ng mga pang-aluminum works. Kaya dito, hindi natin nakita sa video, hindi siya naging part si Master Batang. Yun, hindi siya naging part ng ating renovation dito. Yan, bukod lang po dyan. Pero yung the rest, si Sir Jam na po yung naghanap ng gagawa at mag-i-install po ng buong mga aluminum works. Actually, mayroon pa yan dito na screen door.
So, bali lilinisin ko lang yung bukas. Tapos, pipinturahan ng Pilox. Baka siguro ipa-install niya na rin din dito kay tatay. Ayan. Yun, no? Ganda na. Maganda na yung unit. Matanda talaga. Bali, inihintay na lang po ni Master RJ na matapos to. So, kailangan mauna para yung range hood. Ayan, may kabit, may top. Ayan, bali, ginamitan na po ito ni Pansky ng muriatic acid. Tapos kapag natuyo yan, doon natin makikita yung resulta. Dito malinis na uli yung tiles, oh. Pati yung pati ho dyan, dyan banda. Ayan, okay na rin. Ang konting kot-kot, konting liha lang. Dahil tapos na po yung mag-partner na sila tatay po, sila tatay sa L. Kinakabit na po dito yung range hood. Yung range hood. Ito po yung additional na pinagawa ni sir. Bali, uwihan na naman po. Yan. So, update muna tayo bago tayo umuwi. Ito po yung mga nagawa namin. So, dito nakapaglinis na po. Doon sa may bench, tapos sa flooring. Ito, may pintura na. Tapos, naikabit na po yung mga aluminum. Yan, nakapag-top coat na po tayo rito sa kisame. Yan, sa mga kornisa. Yan, dito. Malamang to baka ipabago to nung may-ari. Baka ipataas pa ng konti. Kasi yung sa sopa natin, kapag nagsandal ka ng sopa dyan, yung backboard nun baka tumama po sa salamin. Yan. Tapos dito rin, ito yung nagawa rito. Na-assemble na rin po namin yung huling pinagawa nung may-ari. Ito po yun. Yan, tapos sa isang mano pa po yan, dito. Tapos naikabit na rin po yung hanging cabinet dito. Yan, tapos yung basin. Tapos sa konting linis na lang kami rito, maglilinis pa kami rito. Yan, meron pa po yung final coating yan, sa taas. Yan, naikabit na rin po rito yung aluminum. Ganda na ng bahay ni sir. Tapos syempre yung range hood natin, ayan. Dito yung aluminum din dito, cabinet, sliding. Tapos dito yung sa baseboard lining, okay na rin. Yung sa aircon, ito pipinturahan na lang po ito. Ayan. Ayan, bali uwihan na po muna. Sige, Jo, Ang, JR. Master RJ. Okay. Sige, Gi. Okay. Bali, kanina patawag ng tawag yung hardware sa akin. So, pupuntahan ko na yung hardware para makita natin kung magkano yung total ng unang delivery natin para dun sa kabilang unit. So, tara. Let's go. Ayan, bali, dito na po tayo sa Full Seasons Hardware. Hello, ma'am. Yeah. Asan si ano, si ma'am? Punta!
Yan, isa-isahin po namin dito yung mga maliliit na order, yung maliit na item. Kasi ito, yung mga maliliit na item, pipick upin na po natin. Tapos yung mga malalaking item po, i-deliver bukas. Para malinaw po, ma'am. Yan, sige. Isa-isahin, ma'am. Okay, isa-isahin natin sa resibo. Ayan. Blind bells, 1/8 by 1, some box. Set ko yan. Sige. Tapos, 1/8 by 1, half, dalawa. Ay, dalawa. Kato, kailangan ko assistant. Sure. Assistant daw. Para mas maganda ang ano. Ano kailangan natin? Sige. Wala ako magkasabi. Sasabihin nyo, sasabihin ay tuturo ko. Kalahating concrete uno. Ito. Yan, kalahating concrete uno. Yan. Kalahating uno media. Uno media. Sige, lagay sa ano? Lagay sa... Kalahating tres. Tres, ayun yung tres. Ayun. Common dos. Yan yung common na dos. Oh, may natapon na isa. Eh, common tres. Ba't wala common tres? Oh, wala daw common na. Common nila tres. Sana. Alahati. Ayun yun, nandun sa kabila. Common tres. Ito sa kabila, oh. Common tres. Sige, sige, sige. 8 kilo. 8 kilo nga. Hindi ba ito? Ay, ito na pala. Ito. Niluluto mo kami. Yan, 8 kilo. 4 na tansi. 4 na tansi. Yan. Basta ito, hindi mo na. Yan mo na. Okay na. Tapos, 2 ang elbow 3. Yan, yan yung detres na elbow. 12. Okay, 12. Yung dalawa. 1, 2, 3. Ito, ayan. Ayan, dalawa niya. Dalawa. Yan. Yun, oh. 12. Elbow 1/2. Yun. 12. Elbow 1/2. At saka 5 with thread. With thread. Okay. At saka 4. 4 na 4. Teflon 4. Okay. Yun. Ang bilis. Wala muna exhaust pan. Nasa exhaust pan natin. Saglit daw, kukunin pa Kuya Lee. Ah, kukunin pa. Okay. Bawa mo na exhaust pan. 10 by 12 feet. Tatlo yan, di ba? Opo. Tatlo. Kani pa, Kuya? 10 by 10. Kasi kanina pa ako. Tatlong junction, Kuya Lee. Tatlong junction box. Sabihin isa. Ayan, dalawang box ng welding rod. Isang galon ng ano, boysen. 50 ang text crew. 50 at 80. 80 ang dos media. 80 ang dos media. 50 ang... Cylindrical 1, 6. Ito. Eh, cylindrical 1. Tsaka text crew, yan. Text crew, 2 media, tsaka 1 media. Okay. Aluminum tape, 2. Yan, aluminum tape. Flexiband. 4. 4. Yan yung flexiband. Yan, naka-box. Yun, nakakita. Inamin, ayun. Nakakita na. Tapos, free. Libre martilya, tsaka yun, ayun. Yan, libre. Okay. Yan, libre din. Ay, libre martilyo, tsaka ano, lagari. Ito yan, malalaman mo, half by 2 by haba. 1,250. Ito yung ating binili na materialis. Ma'am, 90,000 pa lang yan. Lahat yan. Nailapag ko dyan. So, kailangan bibidyo ko din yung pag-banner? Yes, ma'am. Gusto video lang kita. Okay. Ito nga po yung ating total, 91,545. Yan, isa-isahin natin ito mamaya kapag makauwi na tayo kung ano-ano ito. Bali, okay na po yung ating mga small item para sa renovation. Ang kulang dito yung exhaust fan. So, hindi available. Medyo mura kasi yung exhaust fan dito eh. Compare dito pag binili po natin sa mall. Ahit po ng mga 100 pesos to 150. Yan. Sama natin si Aki. Hello.
Masama ka pa, Aki. Share ko sa inyo kung ano-ano yung mga pinamili natin. Yung mga materialis na to, ito po ay gagamitin sa front and back tsaka corner lot extension. Bali, ang wala pa dito, yung yero, yung gutter, yan po yung hindi pa natin binibili rito. Tsaka yung ibang part pa ng pag-i-install sa polycarbonate. So yun, wala pa. Tapos sakto lang po yung mga bakal, semento, saktuhan lang po. Maaari po magkulang yung materialis din natin after po nitong maubos. Baka magkulang pa. So sa buhangin, isang dump truck lang to. Mini dump truck lang na naglalaman ng 5 cubic meter no, ng buhangin. So kulang yon. So may follow up yon. Yung sa graba, baka magkulang din. Tsaka yung sa hollow blocks, baka magkulang din. Ginawa ko dito, sinakto ko lang, hindi rin sobra, para makatulong tayo dun sa may-ari. So ito yung resibo. Ito po lahat, pinamili natin. Yan. Bali, total of, ayan, 91,545. So tingnan natin kung ano-ano yung mga i-deliver bukas para makita natin. So ayan, maraming salamat po uli sa pagsama uli. So ayan, uwi na po tayo. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Kita-kita po tayo mga karao sa susunod na video po.